palagay ko, ang pinahiwatig naman ni VP Sara, pareho lang sa lahat ng mithiin ng lahat ng Pilipino. Pitik sa administrasyon, ganito ay nilarawan ni Senador Aimee Marcos ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga problema ng bansa. Partikular ang nararanasan ng mga mamamayan na kagutuman, kahirapan at madaling maging biktima ng mga krimen. Ayon sa presidential sister, ang mga sinabi ng Vice Presidente ay pareho lamang ng mga nais masolusyunan ng ibang mga Pilipino. Yun rin naman ang gusto natin, na mawala yung baha, maibsan yung bagyo, na yung PhilHealth ay talagang tumupad sa kanilang mandato, magkaroon ng munang pagkain at yung peace and order talaga namang matiwasay na ang ating buhay. Yun lang naman talaga ang ating hangarin lahat tayo. Ayon pa kay Senator Marcos, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga bagay na dapat isaayos sa pamahalaan. Ngunit sa kabila ng mga issue, sinabi nito na nananatili ang pagkakaibigan nila ni VP Sara. Oo naman. Ako ayoko nakikipag-away. Ako inaaway ng problema. Ayoko talaga makipag-away. Gusto ko sana unity forever. Pero mukhang wasak na yan eh. Talagang nakakasama ng loob. Umaasa naman si Senador Marcos na kahit sa gitna ng hidwaan, mananatiling prioridad ang pagtataguyod sa bansa at pagpapabuti ng kalagayan ng mga Pilipino. I hope there's still something that can be done kasi above everything else, dapat ang Pilipinas ang unahin. Maraming gutom, maraming nahihirapan, marami pang bagyong darating, kailangan magkapit kamay tayo at magkaisa. Sinabi rin ni Senador Aimee Marcos na pag-uusapan pa ang magiging hakbang nila para sa darating na eleksyon at kung may totoong unity pa rin na mabubuo sa 2025 elections. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.